Manila Archbishop Luis Antonio Tagle is back in Manila following his appointment as cardinal in Rome. He addressed members of the media at the airport. Let's listen to that. Naiyak tayo nung una sa lahat, talagang mababaw ang luha ko, no? Mahipag na ako ng hangin ay naluluha na ako. siguro may mga taong gano'n, no? Sabi na parang may gift of tears. Kahit anong okasyon eh, parang yung iba parang hirap na hirap umiyak, no? Iba naman parang magaling. Pero siguro, pinagdinilayan ko rin yun eh, no? Kasi hindi ko naman yung pinlano eh, hindi ko naman, wala namang script, no, na sinasabi, sa bahagi nito, kailangan lumuha ka. Sa bahagi nito, no, mauna muna sa kanan na tutulong ang luha, no. Then, balagay ko, bagamat nakapagdasal, nakapagnilay ng mga ilang araw bago yung mismong okasyon, iba pala yung araw na mismo na yun, no? Iba yung oras na yun. Halo-halo na eh, andyan na yung musika, andyan yung crowds, andyan yung solemnity of the place. Parang biglang yung dating naiisip mo lang at nasasabi ay totoo, no, totoo. At na, nung pinagnilayan ko, siguro ang nagdala sa akin lalo na ng luha ay una yung sense of grace. Na parang dumating ang biyaya na alam ko namang hindi ako karapat-dapat, ano? At para kang nanliliit at hindi mo naman din kayang itanggi na may biyayang dumating. Lalo na nang ipinakita na ito ng Papa sa kanyang pagtitiwala at yung assurance niya, no, paulit-ulit, no, God bless you, God will bless the Philippines, God will bless Manila, ganyan, no, parang may papayag siya ng pananampalataya, nakikilos ang Diyos sa ating lahat. Ikalawa, naluha rin siguro ako dahil sa bigat din ng responsibilidad, no? Parang bagamat nakakatuwa na binibiyayaan ka, pero alam mong ang mga balikat mo ay mas marami-rami na rin papasanin, no? Yun lang, maging ubispo sa isang diocesis, no? Ay malaki ng tungkulin. Tapos na yun pa na magiging collaborator na mas malapit sa Santo Papa. Parang ano ko, kaya ko ba ito? No? At sino ba ako, no? Para ito ay gampanan? No? Kaya may ganoon ba na naghahalo sigurong ligaya, naghahalong takot, naghahalong ano? Isa pa po, Cardinal. May special na mensahe po ba si Santo Papa para sa Pilipinas, para sa mga Pilipinas? May indikasyon ba na dadalaw din siya dito sa bansa? Yung pagdalaw mukhang medyo maanula, no? Kasi pati nga yung pagdalaw niya sa mga malapit-lapit lang ng mga bansa sa Italy ay mukhang pinababawasan dahil alam naman natin medyo hindi na siya ganun kabata, no? Pero ang kanyang laging nababanggit doon sa dalawang araw na nagkaharap kami ay lagi niya sinasabi, oh, the Philippines, a very Catholic country. Yun ay parang statement of fact kung tutuusin. Pero baka hindi lang fact. Baka meron ding hamon, no? Na sana ang pagiging Katoliko ng bansang Pilipinas ay magkaroon ng kontribusyon, ano, sa iba pang bahagi ng mundo. At hindi lang ang Santo Papa, may bahagi kasi ng ritual doon sa consistory na kami mga bagong kardinal ay babati doon sa mga kapatid na kardinal, no? Paulit-ulit sila, sabihin, lagi na sinabi, the great church of the Philippines. No? Mukhang malaki ang pag-asa nila sa atin. Kaya, lalo na ako naiyak lang. Pero hindi lang sana ako yun, sa tayo lahat yun, no? Sama-sama tayo. Salamat din po. Thank you. Magandang araw po, Your Eminence. I'm Jerome Manning from the Inquirer. Ano po ang, may tatanong ko lang po, ngayong naging cardinal lang kayo, ano po masasabi natin dun sa muli maumugong na naman na
sabi-sabi or commented na or sinusulat ng mga church watchers na pwede daw kayo maging isang future pope. Nalilinig niyo ba yan? Lalo maiyak. Ano yan eh, speculation yan, ano? Speculation. Kaya ako ay treat it as speculation, ano? Mas maganda siguro na yung mga katotohanan at mga real concerns ang harapin kaysa sa maubos yung oras ko, no, sa kaka-speculate tungkol dyan. At saka iba rin naman ang pagkilos ng Diyos at ng simbahan sa mga ganyang usapin. Hindi ito parang popularity contest, hindi ito kumbaga nauusuway yung sa mga reality TV na basta magpadala ka ng vote through text eh, no? Yan ang hindi ganoon eh, no? Hindi ganoon. Kaya meron mga kasabihan sila eh, kapag may conclave yung election ng Papa, yung pumapasok sa conclave na sa tingin ng iba ay Papa, ito ang magiging Papa. Pagkatapos ng conclave, lalabas, cardinal pa rin. Malimit. Kung sino yung hindi inaasahan, yun ang lumalabas sa papa. Kaya, relax lang. Thank you. Salamat. Thank you, Jerome. Cardinal Tagle there addressing the media upon his arrival from Rome. He recounted his experience in Rome and shared how overwhelmed he was about the trust and the responsibility that was given to him being appointed cardinal. He was asked by one of the reporters about the chances of the Pope visiting the Philippines, but Cardinal Tagle said that the aging Pope has been advised to travel less. He did say that the Pope always makes special mention of the Philippines and always has the Philippines in mind. Cardinal Tagle was also asked about the possibility of becoming Pope one day, and he said that he doesn't want to spend too much time thinking about that for now.